Ma'am, ganito no, sa darating na midterm election sa May 2025, maghalal tayo ng 12 senador. Tiyak may mag-i-endorso sa 12 labing dalawang senador. Ang mag-i-endorso sa pamimilian mo, kasi na mas gustong mag-endorso sa dalawang leader, no, si Marcos, si Pilibimba, o si dating former President Duterte. Kayo ma'am, sino yung gusto niyo mag-endorso? Duterte. Si Duterte? Dating President Duterte. Bakit ma'am? Kasi mas magaling siya. Ganun po. Mas gusto ko siya. Sabi nga ni tatay, no? Sige ma'am, salamat ha. Umaga. Umaga rin po. Tay, ganito na sa darating na Mayo 2025, no? Midterm election natin. Oo. So, maghalal tayo lang ng 12 senador. Opo. Oo. Ngayon, sa 12 senador, tiyak may mag-i-endorso niyan. Opo. Si PBBM at saka si dating Pangulong Duterte. Kung kayo pamimiliin, sino mas gusto niyo mag-endorso doon sa 12 senador? Maging senador lang. Oo. Si BBM saka si Duterte. Si Duterte. Kanino po yung... Eh kung atin lang naman, pareho naman dalawa yun eh. Oo. Hindi, maghiwalay. Maghiwalay na sila ngayon. Si Duterte. Si Duterte, bakit ay? Kasi nakita ko sa mga ayos ng kanyang mga maganda yung kanyang mga ginawa sa loob ng 6 na buwan, nagawa niya yung obligasyon niya na mga yung mga lalo dito, marami magnanakaw rito, so, mga salbay, tahimik dito nung si Duterte ang naging presidente, tahimik na tayo, wala, nagtago lahat yung mga magnanakaw rito, kaya malinis. Ngayon naman medyo bumalik na naman kasi sobra ba yung Marcos eh. Hindi katulad yung kay President Duterte na pag nagsalita yan. Sinusunod ng mga pulis, barangay. Pag in-order niya sa barangay at saka sa mga pulis, lahat yan ginagawa. Ngayon medyo mabait si President Marcos eh. Kahit mag-order me, wala, parang dami na naman magnanakaw rito, ultimong bata. Parang bumalik na naman yung mga dating nawala. Nung nandito si President Duterte, nagkilayas yung iba, nag-uwiyad sa pulisya. Kasi takot sila eh. Kaya... Kailangan kamay na bakal, sir? Ha? Kailangan kamay na bakal? Oo, ganun talaga po. Hindi naman sa ano kasi, maganda rin pag ganun, para yung mga tao, yung maliliit na ultimong bata, nagkakaroon ng takot. Disiplina? Oo nga. Ngayon, kasi magulang, madisiplinan yung mga anak. Kasi kung ngayon, yung sinasabi, kung halimbawa, nagnakaw sa akin, bata pa, ang katuwiran, bata. Eh, paano naman kami nananakawan, di ba? Minor di itan. Kaya yung mga bata, lumalakas loob na magnakaw dito, kahit taga-resort sa kapitbahay namin. Wala, pag dinalaman sa barangay, sa mga chairman, sabihin, bata pa yan, gagawin. Hanggang blatter lang, blatter. Di katulad nung ni President Duterte na pag nag-order yan, bata o may disiplina, bata, ginadala sa mga rat, mga disability. Pero ngayon, wala, nahirapan mo kami nakasaway. Pag pinalo mo naman, kami pa nananakawan, kami pa yung may kasalanan, kami pa yung makukulong. Pag nagsalita ng mga bata sa barangay, upuli. Kitang-kita na, yun din ako, binagsakyan yung t-shirt. Sinatawanan lang kami yung bata, sabi ko lang, bakit ka pa magnanakaw dito, isang bahay tayo, bakit hindi na lang sa iba? Wala, sabi yung mga iba, bata pa yan. Ano naman kami magagawaan? Hindi dapat ang magulang disiplinahin. Wala rin, pinapabayaan na rin ng magulang. Tiyuhin niya, nandiyan, kitang-kita niya yung pamangking na na nagnakaw, pero wala siyang magawa. Hindi ko naman piling paluin dahil sabi nga ng iba, bata pa yan. Sa love Diyos. Kaya sinataway ko na lang. Wala. Ang dami yung nananakaw dito sa panyanda namin. Hirap na hirap ko kami sa pagkikin dahil sila naman. Pag nagnakaw, baliwala lang. Kaya sana, bumalik din sana yung dating ginawa ni President Duterte para
maganda yung ano, pagkatinati, pag nag-order sa barangay, pag barangay mo, yung bata at yung aso mo, malinis. Mga pulis, pag sinabi na hulihin nyo yan, hinuhuli. Kasi tapos sila eh. Ngayon, supervisor ko yan eh. Pinagbabayaan lang. Oo. Hindi, wala siyang ano yan eh. Nag-order naman, kaya na parang hindi takot. Kaya kung akin lang naman, si President Duterte okay rin. Pero kung maging Senador Tarillo, pwede mo na rin kunin na kahit pang ilan na lang si President Marcos. Pero kung maaari lang, gusto ko, nangunguna si President Duterte para may power siya. May laga. Sana nga pag nanalo na Senador, may balik sa natin, di ba? Magawa, maganda na yung magawa niya yung katulad yung dati. Sige po tay, salamat. Good morning tay. Sa dating na midterm election, no, sa May 2025, maghahalal tayo ng 12 senador. Ngayon, itong 12 senador may mag-endorse, so, 2 leader, si PBBM at saka si dating Pangulong Duterte. Kung kayo pamimiliin, sino mas gusto nyo mag-endorse doon sa 12 senador? Si PBB po. Ha? Si PBB po. Sino? Si PBB po. Sino yun? Si Duterte ba o si Marcos? Duterte po. Ah, si Duterte. Bakit, ma'am? Eh, kasi marami na po dati po, marami na po natutulungan. At saka, dati po kasi, dati marami na droga, ngayon po marami na po nauwi. Oo. Oh. So, yan lang po. Opo, salamat po. Salamat po. Good morning, ma'am. No? Sa darating na Mayo, ay magkaroon tayo ng midterm election, no? Kung kayo maghalal tayo ng 12 senador, itong 12 senador tiyak endorso ni PBBM ni Marcos at sa kandidating Pangulong Duterte. Kung kayo tanungin, sino mas gusto niyo mag-endorso sa kanila? Si PBBM ba o si Duterte? Si Duterte? Yan, bakit ka patatawa, ma'am? Bakit si Duterte, ma'am? Hindi ko alam. Ah, okay. Si, basta si Duterte, Pangulong Duterte. Okay, ma'am, salamat ha. Ah, ganito no, sa darating na Mayo, magkaroon tayo ng midterm election. Ha? Maghalal tayo ng 12 senador. Tiyak i-endorso ito ng 2 leader natin, no? Si PBBM o si dating Pangulong Duterte. Ngayon, sinong BBM? Si Marcos. Oh, eh, presidente na si Marcos, ah? Mag-i-endorso siya. Ah, mag-i-endorso siya. Oo. Ganun din si Pangulong, dating Pangulong Duterte, mag-i-endorso din yan. Kung mag-i-endorso si BBM at saka si Duterte. Oo, magkahiwala yan. Oo. Kung ngayon, tanungin kita, sino mas gusto mong mag-i-endorse? Si PBBM ba o si Duterte? Ito siyempre si Dinti natin yan eh. Si BBM, siyempre si BBM. Si BBM ang gusto niyo? Oo, nyo. Kasi siya ang nakapresent ng presidente natin ngayon. Oo. Siya ang may priority ang mag-i-endorse, diba? Oo, oh, may karapatan siya mag-i-endorse pero may karapatan din si... Si Duterte. Oo, bilang mamamayan. So kung sakali naman...